Kumuha ka ng isang figurine sa ano, dun sa box sa may sala. Ganda kasi. Pinagligaro ko kayo na yung Magda. Get out of my life! Muna, Via. Ano pa pong gusto mong gawin ko para matanggap mo ko ulit? Ayoko na, Gabriel. Tatapusin ko na lahat ng namagitan sa atin dalawa. Ano bang meron ni Michael yun na wala ko, ha? Pera? Marami na ako nun! Kaya kong ibigay sa'yo lahat ng binibigay niya sa'yo. Ano, sige, subukan mo ko. Humingi ka ng kahit ano sa'kin. Ibibigay ko sa'yo ngayon din. Ito kayang bahay. Ibenta natin. 25 million. Magpahinga ka na muna. Ayusin mo mga priorities mo sa buhay. Personal o trabaho. Michael, andito ako. Via. Ito naman na rin ba ang malin? Perfecto. Belia, follow up mo yung collectibles natin doon sa isang kumpanya. Sige na. Tita Corazon, magandang araw po. Gabriel. Mukhang busy-busy tayo ah. Natambakan ako ng trabaho eh. Mga iniwan ni Michael. Nasaan po si Michael? Pinag-resign ko na. Pinag-resign? Bakit po? Hindi ko gusto yung ginawa niya nung party. Tapos, sinitaka siya ng papa mo. Tita, sapat po ba ng dahilan niya para tanggalin siya sa trabaho? Actually, hindi nga eh. Naawa ko kay Michael, pero... wala rin matatakbuhan na yung bata eh. I-break niya si Michael, tita. Ako na ang bahala sa papa ko. Bakit mo to ginagawa, Gabriel? Alam ko namang may personal na alitan kayo ni Michael, ah. Eh, yun ang makatulungan gawin, eh. Siyempre, ayoko rin namang mangyari sa akin to. Sige, alang-alang sa'yo, pero ikaw ang bahala sa papa mo, ha? Opo. Gabriel ang nakiusap na pabalikin ko si Michael sa trabaho. Si Gabriel ang nakiusap? Bakit? Eh, hindi daw tama na paalisin ko si Michael ng ganun-ganun lang eh. Kung sa bagay na awa ang kay Michael, wala na ibang matatakbo ng bata eh. Bakit nga kasi bigla kang nagdesisyon na tanggalin si Michael? Alam mo kasi Magda, sa isang negosyo, hindi dapat pinapairal ang personal ang damdamin. Dahil pag ito pinairal mo, malulugi ka. At ganun, ma. Hindi ba importante ang damdamin ng isang tao? Mas importante pang interest sa negosyo? Hindi niyo ako maiintindihan, eh. Pero maniwala kayo na masamang-masama ang loob ko sa desisyon na yon. Buti nga naisipan ni Gabriel na pabalikin si Michael sa trabaho. Kita niyo na, kahit na mayaman si Gabriel, nandun pa rin ang pagiging makatao niya. Bakit yung pinatanggal si Michael sa trabaho? Hindi ko nagustuhan ang ginawa nila sa'yo. Empleyado lang siya. Tayo ang bumubuhay sa negosyo nila. Kaya wala siyang karapatan o umasa sa'yo ng ganon. Dahil lang dun, pinatanggal niyo na sa trabaho? Oo, bakit? Karapatan ko yun, Gawin. Alalahanin mo, Gabriel, na mayroon ka ng kapangyarihan. Walang sino man pwedeng tumapak sa'yo. Ano naman ang akala niyo sa akin? Hindi ko kayang lumaban? Bakit mo naman papatulan yun? Hindi kayo magkapantay. Pareho kaming lalaki. Naglalaban para sa isang babae. Sa larangan ito, patas ang laban. Kapag lumaban ako ng marumi, para ko nang sinabi sa sarili ko na hindi ko kayang lumaban. Dahil lamang sa babae, nagkakaganyan ka na? Mas maraming importanteng bagay na dapat mong asikasuhin. Kagaya ng negosyo! Hindi ko ba inaasikaso? Pa, ginagawa ko nga to para mapalapit kay Bia eh. Anong balak mo ngayon? Pababalikin ko si Michael sa trabaho.
At bakit gagawin mo yon? Para matuloy ang laban. At para manalo ng batas. Kinakabahan ako kay Jennifer. Anong gagawin natin? Nakita niya tayo eh. Bata lang yon. Hindi pa mag-iisip na mali siya yun. Anong malay mo? Ano gusto mong mangyari? Siyempre, gusto kong solusyonan. E paano kung makarating yung kay Kuya Fernando? Paano kung baliwala naman pala sa bata eh? Lalo siya nagkaroon ng idea dahil kinausap mo siya. Sa bagay. Pero paano ko naman malalaman yun? Di maghintay na lang tayo. Ito naman kasi, masyado ka mainit. Di man sabi ko sa'yo, mabilis ako mag-isip. Bago pa magka-problema, sinusolusyonan ko na. Mabilis ka ba talaga? Oo. Bakit? Eh bakit hindi mo ba ang bilis mo sa bilis ko? Ikaw talaga. Manang! Ma'am! Ano po yun? Hindi ba't nagbili na ako kahapon? Sabi ko, umorder ka ng fresh flowers! Ayoko nitong plastic! Gusto ko fresh! Parang ako! Eh, opo, ma'am. Ngayon din po. Tikas na po. Ulo si Nabi ko na gusto. Kulak-kulak. Good morning. Ay. Si Jennifer, hindi ko ata napapansin. Kuya, baka nasa kwarto. Sa kwarto? Hindi ang katulad ni Jennifer maglalagay sa kwarto. Alam mo naman palagi nakadikit sa akin yun. Teka, tatawagin ko. Jennifer! Tawag ka ng Daddy Fernando mo. Oh, bakit? Matamlay ka. Ha? Dali. Bakit? Gusto yatang marinig ng Daddy Fernando mo yung tula. Oo nga naman, para maalis ang sakit ng Daddy. Halika. Oh, bakit ayaw mo? Dalina, tula. Selina, huwag mo nalang pilitin at baka wala sa kondisyon ng bata. Halika, pahingi na lang ng isang yakap. Nawawala pagod ng daddy. Ha? Sige, iwanan muna kita, ha? Okay. Sige. Halika nga dito. Bakit mo sinusuway ang tita Selena? Kasi bad girl ka. Ako? Bad girl? Bakit mo naman tinatawag na bad girl ang tita Selena? Basta bad girl ka! Ang bad girl, yung mga batang hindi sumusunod sa matatanda. Baka naman ikaw ang bad girl. Ayoko na sa'yo! Hindi pwede yan, ha? Kung ayaw mo sa'kin, isosoli kita sa tatay Nardo mo. Hindi ba sinasaktan ka noon? Kanino mo mas gusto? Sa tatay Nardo mo na sinasaktan ka? O dito, sa Daddy Fernando mo, kung saan mahal na mahal ka? Sa Daddy Fernando ko po. Magaling. Yun naman pala eh. So, dapat lahat ng gusto ng tita Selena, susundin mo. Huwag kang susuway. Gusto ko lagi kang nakangiti. Naintindihan mo ako? Opo.
po? Dalawang babae, isang bata? Anong mahirap doon? Wise ka! Ha? Sabi niyo po, boss, walang sasaktan eh. Lumabas yung Magda. Natakot po ako, nagtatakbo po ako. Napakaliit ng bahay na yon! Imposibleng hindi mo sila mahanap bago ka pang mahuli ni Magda! Eh, ha? Naiintindihan mo ba? Boss, hindi ko po makita eh. Ano pong nagawin ko? Dapat hinalugod mo ng buong bahay! Tama na yan! Ay! Eh, sabi ko... Tama na yan! Kung hindi kaya ang trabaho, palitan. Pamukhang mahirap na maiwasang walang masaktan eh. Kung kailangan man agad, gawin mo. Pero ang importante sa akin, kailangan may balik ang figure ngayon. Nay, baka matunaw na yan. Kanina niya pa tinitignan yan eh. Natutuwa lang ako kapag nakikita ko tong figure na ito. Dahil nawawala ang lahat ng mga pag-aalala ko sa kuya mo. Sa dami-dami ng mga regalo ni kuya. Ba't yan? Naaalala mo dati binabanggit ko sa'yo na nag-aalala ako sa kalagayan ng kuya mo? Ano nga nalaman eh? Pagpapatunay lang ang figure na ito. Produkto ito lahat ng mga paghihirap at pagtsatsaga ng kuya mo sa negosyo. Kaya kapag nakikita ko to, naiisip kong wala nga pala akong dapat na ikabahala sa kuya mo. Mabuti naman eh. Palagay na love mo yan. Nahihirapan kasi ako makita ka. Palaging nag-aalala kay kuya tungkol sa kalagayan niya. Michael. Dad, bakit niyo ako pinabalik? Hindi pa ba tapos ang trabaho ko? Hindi pa talaga tapos dahil hihilingin ko na bumalik ka sa trabaho mo. Hindi ko kayo maintindihan. Nagbago ho bang isip niyo? Napag-isip-isip ko na hindi kita dapat pinaalis ng ganun lang. Hindi kita nabigyan ng pagkakataon eh. Tita, salamat to sa pagkakataong binigay niyo sa akin ngayon. Talaga kong gusto kong patunayan na malaking kontribusyon ang maibibigay ko sa negosyo niyo. Huwag akong pasalamatan mo. Si Gabriel. Bakit ho? Dahil siya ang kumumbinsi sa akin na pabalikin ka sa trabaho. Anong dahilan? Michael, sana huwag mo pag-isipan ng masama. Mabait naman ako eh. Marangal at marunong humarap sa hamon. Hamon? Hindi naman kita hinahamon. At saka wala akong karapatang hamonin ka. Amo kita, empleyado mo lang ako. Ako ang humahamon sa'yo. Basta, pagbuti mo yung trabaho mo. Bawal sa iyong uminom eh. Pagbigyan mo na ako, Selena. Kailangan ko to eh. Kuya. Pinag-aralan ko ang problema sa bangko. Talagang kailangan natin ng malaking halaga para maisalba ang bangko. So anong naisip mong paraan? Naisip ko na talagang kailangan ibenta ng bahay na to. Alam mo, naisip ko rin yan, kaya lang parang hindi ko masabi sa'yo dahil parang dinudurog yung puso ko. Selena,
Wala na akong maisip na ibang paraan. Ituloy mo yung paghahanap ng magandang buyer. Gusto ko yung aalagaan niya at mamahalin niya ang bahay na to. Ayokong mapunta kung kani-kanino lang. Ha? Huwag kang mag-alala, kuya. Ihahanap kita ng magandang buyer. Alam mo, tumigil ka na sa kakainom mo, ha? Masama sa'yo yan. Pa? May nahanap na po akong manloloob sa bahay nila Corazon para sa figurin. Nakakasiguro ka ba dyan? Siya na po ang pinakamaasahan natin tauhan. Ganun ba? Sino? Nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka. Ang bawat sandali lagi nang may ngiti.